Yo, what's up mga kaibigan? What's up guys? Pabiyahe ulit tayo. Actually, nandito na ako sa ano, Bison Ave na ito. Babiyahe tayo ulit. Trabaho ng ano? Trabaho ng company driver. Nahatid ko na yung mga boss ko sa bahay. Ngayon, babalikan ko na naman yung mga sekretary sa office. Yun na naman ang iahatid ko mamaya. Ang hirap pag walang kasamang driver. Mag-isa na lang kasi ako ngayong driver eh. May pumasok yung isang kasama ko. Isang linggo na. Kaya ang hirap. Pero ayos lang, basta ilayo tayo sa mga sakit-sakit. Dasal-dasal lang. Kaya samahan niyo ako. Harap ko na yung camera dun sa unahan para ano, kita nyo. Oh. Yan.
Kaya lagari ako ngayon sa ano eh. Lagari ako sa biyahe. Dahil mag-isa lang ako. Okay lang, basta ano, walang sakit at saka may trabaho. Kasi ang dami pong ano, mga walang trabaho ngayon. Dahil sa pandemic, ang daming nawala ng trabaho. Sa amin nga eh, dapat tatlo kaming driver talaga dyan. Nasa ano, office, bahay, tatlo talaga kaming driver. Kanya-kanya lang, kanya-kanya kami ng ano, ng pinagda-drive. Ngayon, dahil sa pandemic, simula nung nag-lockdown, hindi na nakakapasok yung isang kasama namin, yung partner namin, kasi may edad na siya, senior citizen na, kaya hindi na siya pinapapasok nung boss namin. Pero ano, kumukuha ng sweldo kasi hindi pa pinapag-retired eh. Hindi pa nila pinapa-retired. Ay matanda, ay senior na nga. Walang pasok, eh kumukuha ng sahod. Eh hayahay ang buhay. Eh kami, pumapasok. Eh dalawa lang kami nakakapasok kasi ano, parehas kaming may motor nung kasama kong isa. Parehas kaming may motor. So, nagmumotor lang kami papasok. Ayaw kasi nung boss namin na mag-commute. Yung sasakay ka ng ano, mga jeep, ganun. Bus. Ayaw kasi nila ng ganun kasi ano, siyempre, marami kang makahalubilo doon sa loob ng ano, sa loob ng pampasahirong sasakyan. Kaya ayaw nila kasi baka makadala ka ng ano, alam mo na. Kaya dalawa na lang kaming pumapasok. Eh ngayon, isang linggo na, yung isang kasama ko, hindi rin pumapasok. Anak ng tinapa. Kaya ako na lang ang pumapasok. Lagari ako. Hatid sa bahay, balik sa office. Hatid ng mga sekretary. Ihatid ko pa isa-isa yung mga sekretary. Apat. Nako, Diyos ko. Kasi ayaw nga nilang pag-commutein yung mga sekretary, ayaw nilang sumakay ng mga pasahero, yung mga public utility na vehicle. Kaya yun, hatid sundo. Sa umaga ako taga sundo, sa hapon naman ako pa rin ang taga sundo. Kaya, tis-tis lang mga kaibigan. Basta ilayo lang tayo sa mga sakit-sakit. Medyo matagal na rin ako kasi dito sa amo ko. Dito sa kumpanya na pinagpapasukan ko. Matagal na rin ako kasi. Mag-18 years na ako eh.
mag-18 years na ako ngayong October. Kaya testis lang muna. Kaysa naman wala kang trabaho, nasa bahay ka lang. Wala ka rin income. Kain tulog ka, walang income. Okay lang kahit pagod, basta ayos lang ang buhay. Sa umaga, ang aga ko pang gumigising kasi hahatid ko yung mga boss ko sa office, tapos magsundo ng sekretary, kaya maaga. Ang aga kong gumigising. Tapos late na ako nakaka-uwi. Pero ayos lang. Basta ayos lang ang buhay. Ilayo lang sa mga sakit-sakit. Yan ang importante eh. Kailangan, dapat malakas. Wala kang magagawa eh, ito yung trabaho natin, ito yung nakuha nating trabaho. Salamat din tayo na may trabaho tayo. Kahit papaano. Sana tulungan niyo ako. Lumago yung YouTube channel ko.
Malapit na tayo. Andito na ako sa Rinarinti. Rekto. Yan.
Malapit na tayo. Sino nakakaalam dito? Ito yung ano. Papunta ng 168 yan, papuntang 168. Yan. Tapos yung building na yan, yan, Lucky Chinatown. Yan o yan, Lucky Chinatown. Tapos dito tayo pupunta, yan, Metrobank building. Diyan tayo aakyat. Ah. Andiyan yung office ng kumpanya namin. Tapos ito, kung sino nakakaalam dito, ito yung ano, simbahan sa Binondo. Yan. San Lorenzo Ruiz. Iikot lang tayo dito. Yan yung simbahan ng Binondo. Ikot tayo. Uy, ari ka. Huli ka, boy. Tricycle, nahuli. Dito tayo papasok. Tapos, akyat tayo.
Dito na ako sa parking. Ito yung parking namin. Yan. Atras lang tayo, atras, atras. Yun. Salamat.